lungsod pa lang ng Maynila, may mahigit 40 parks at plaza na ang nakalulungkot imbes na maging pasyalan ng ilan sa mga ito. Tinitirhan na lang ng mga walang masilungan. Si Susan Enriquez on assignment. Maynila nga naman, maingay, aligaga ang mga tao. Para bang pakiramdam mo'y wala ka ng pagkakataong tumigil pansamantala at huminga. Saan ba naman kasi pwede? Sa 38.3 square kilometers na land area ng buong lungsod ng Maynila, matatagpuan ang 48 mga parke at plaza. Isinusulong ng urban designer na si Paolo Alcazaren na mas mapalawig ang kaalaman ng mga Pilipino sa mga plaza sa Maynila. Ang mga espasyong pampubliko, sa importanteng elemento yan sa lahat ng lungsod natin para may mitigate yung urban heat island effect. Kung puro gusali lang, tataas yung temperatura ng lungsod. Tumulong siya sa paggawa ng application na Culture Explorer. Makikita rito ang ruta patungo sa mga parke o plaza, pati impormasyon at ilang mga larawan. Ang photographer na si Kim, sa mga plaza karaniwang nakakakuha ng inspirasyon. Mga favorite subjects ko na i-shoot is people, street, or kunyari sa mga kahit saan places, kunyari may mga natutulog sa kalsada. Yun nga lang, ang mga taong nagbibigay kwento sa mga larawan ni Kim, siya rin daw dahilan kung bakit tila nababaliwala ang may 40 plaza sa Maynila. Siyempre, hindi naman nagpapabaya. Nandyan yung DSWD, yung MPD natin, kinukuha sila. And then the following day or the next day, andyan na naman sila. So, mahirap kasi pag wala talagang pondong malaki para doon. Kasi mahirap yung nagme-maintain. Mas malaking problema to of affordable and accessible housing. It cannot be solved by cleaning and clearing or maintenance of parks. Mas malaking problema to. Sa dating Plaza Lotto na ngayiliwasang Bonifacio, nakatayo ang rebulto ni Gat Andres Bonifacio sa gitna ng dalawang istrukturang tatak Maynila, ang Manila Post Office at ang Metropolitan Theater. Pero kakaunti ang masisilayan mong mga namamasyal. Nagsilbi na kasi itong tirahan na mga walang masilungan. Masaya po. Ano pinagkakabalahan? Matulog. Ganang makilig ng drama. Mistula rin itong dormitoryo na mga nagbabaka sakali sa syudad at umaabot ng araw o linggo ang paghihintay sa hinahangad na trabaho. Nag-chess para palipas oras habang hindi natin namin yung aming kasama sa trabaho. Ang Plaza del Carmen naman sa Bilibid Viejo, pahingahan ng mga hapo, bata o matanda na nagbabanat ng buto sa kalsada. Marahil ang mga tulad nila ang pinangingilagan ng mga taong gustong mamasyal sa plaza. Pero para saan ba ang mga ito, kundi para sa lahat na may kanya-kanyang dahilan? Gaya na lang ng Bulacanyang si Catherine na inabutan naming nagpapahinga sa Plaza San Lorenzo Ruiz sa Binondo. Natanggap ako sa trabaho. So nagpunta muna ako dito para mag-isip-isip, para tumambay, para isipin kung igagrab ko ba yung work. Sa panahong karaniwang sa computer o gadgets na lamang nakatutok ang marami, nariyan pa rin ang mga parke at plaza kung saan personal ang pakikisalamuha. Pero nananatiling hamon ang kaayusan at kaligtasan sa mga espasyong inilaan para sa lahat. Ako si Susan Enriquez at ito ang aking assignment.